Magandang gabi po sa inyong lahat. In the first Sunday of Advent, noong unang linggo, nasindihan natin ang kandila ng pag-asa, hope. We lighted the candle of hope. This virtue of hope, pag-asa, ay napakalaga sa atin, lalong-lalo na ngayong panahon ng pandemya. For sure, bawat isa sa atin napag-isip din at nagtanong, may pag-asa pa ba sa lahat ng ating pinagdadaanan ngayon? Or saan kaya natin mahanap ang pag-asa sa ating buhay ngayon sa lahat ng ating mga pinagdaraanan? Or sino ang magbibigay sa atin ng pag-asa sa ating buhay? Bilang Kristiyano, we always hold on to this virtue of hope in our life. Gaya ng famous na kasabihan, habang may buhay, may pag-asa. One author says, hope is a match in a dark tunnel, a moment of light, just enough to reveal the path ahead and ultimately the way out. Ibig sabihin nito ay, ang pag-asa ay siyang ilaw natin na magsisilbing liwanag upang makita natin ang daan palabas sa madilim na paligid na meron tayo. Hope is our light that brings us to a brighter future. At sa panahon ng Adbyento, ipinapalala sa atin na ang pagdating ni Jesucristo ang siyang magdadala sa atin ng pag-asa sa ating buhay, sapagkat siya ang ating liwanag na gagabay upang makita natin ang daan palabas sa madilim na ating pinagdaraanan sa ating buhay. At yan ang pinaghahandaan natin, ang pagdating ni Jesucristo na siyang magbibigay sa atin ng pag-asa at liwanag sa ating buhay. Ngayong ikalawang linggo ng Adbyento, sinindihan natin ang kandila ng kapayapaan, peace. After lighting the candle of hope, pag-asa, ang ikalawang linggo ay ang kandila ng kapayapaan. At magandang tanong ngayong linggong ito, are we at peace in our life? Payapa ba ang buhay mo, kapatid? May kadalisayan or serenity ba sa buhay mo ngayon? Maraming tao, nung tumama ang COVID-19, ang namatay, RIP, rest in peace, nakakalungkot. Panghabang buhay na nananahimik sila sa kapayapaan. Sana, mga kapatid, huwag natin hintayin na maranasan natin yung kapayapaan sa ating buhay, ang tunay na kapayapaan sa ating buhay, kung tayo'y RIP na rin or rest in peace. Kung ating titignan ang ating buhay, ang kaguluhan at ingay ay hindi lamang sa labas yung mga naririnig natin, nararanas natin externally sa ating paligid, ang tinatawag natin na maingay, magulo, kundi ang kaguluhan at ingay ay nararanasan din natin sa loob ng ating puso. We are restless in our life, in our hearts. We are not at peace because of we have a lot of concerns, worries, anxieties, mga takot at pangamba sa ating buhay, mga pag-aalinlangan natin. At dahil sa ating mga kamalian at kasalanan, minsan nababagabag ang ating puso, ang ating konsensya, at hindi natin nararanasan ang tunay na kapayapaan. Peace, my dear brothers and sisters, is not just the absence of war in our society. But remember, peace is also finding serenity in our hearts. Peace is finding serenity in our hearts. Kung ang tanong natin noong unang Adbyento, may pag-asa pa ba sa buhay natin? Ngayong pangalawang linggo ng Adbyento, magandang tanong, saan natin matatagpuan ang tunay na kapayapaan sa ating buhay? Saan mo matatagpuan ang tunay na kapayapaan sa iyong buhay? At ngayong linggong ito, pinapalalahanan tayo ng ating mga pagbasa ng kapayapaan, kaligayahan,
kadalisayan sa ating buhay ay makakamit lamang kung tayo yung uuwi sa Diyos. Peace can only be achieved when we go home to God. If we want peace, then go back to God in our life. Dalawang bagay ang pwede natin pagnilayan ngayon, Second Sunday of Advent. Unang-una, Advent is our time of coming home to God, ang pagbabalik loob natin sa Diyos. Advent is going back to God. Yes, there are many times sa ating buhay na humiwalay tayo sa Diyos, iniwan natin ang Diyos, tinalikuran natin ang Diyos sapagkat sa ating mga kasalanan, sa ating mga personal interests sa ating buhay, sa lahat ng mga kamalian nating ginawa, evil things that we have done in our life. Kaya lumayo tayo sa Panginoon. Tinalikuran natin ang Panginoon sa ating buhay. And this Advent season is an invitation for us to go back to God, na magbalik loob sa Diyos. Isa sa pinakasikat na personality sa Biblia ngayong panahon ng Adbyento ay si Juan Bautista, John the Baptist. At si John the Baptist ay merong isang mensahe sa ating lahat na magbalik loob tayo sa Diyos. Umuwi tayo sa piling ng Diyos. At ang kailangan natin sa pagbabalik loob natin sa Diyos ay ang pagsisisi sa ating mga kasalanan. John the Baptist calls us to conversion and repentance. Sabi ni Juan Bautista sa ating ebanghelyo ngayon, pagsisihan niyo, talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo patawarin ng Diyos. At sa ating pagsisisi sa ating mga kasalanan at pagbabago ng ating buhay upang tayo magkamit ng kapayapaan, ay nangangailangan rin ng dalawang bagay na kailangan natin gawin sa ating buhay. Ang ating pagbabalik loob sa Diyos ay unang-una kailangan ng ating conversion, pagbabagong buhay. Kung gusto natin ng kadalisayan at kapayapaan sa ating buhay, kung gusto natin makapagbalik loob sa Diyos, kailangan natin unang-una tanggapin mo ang Diyos sa iyong buhay. Hayaan mo ang salita ng Diyos, ang presensya ng Diyos na baguhin ang ating buhay. Ang pagtanggap natin sa Diyos bilang sentro ng ating buhay ay siyang magbabago ng ating maling gawain at pananaw sa buhay. Conversion can only happen in our life if we allow God to change us, to touch us, and to lead us into new life. Hindi natin kaya kung ang ating sarili lamang ang maghihikayat ng pagbabago. Kailangan natin ang grasya ng Diyos. Kailangan natin tanggapin ang Diyos sa ating buhay. Maging sentro ang ating buhay upang siya ang pumawi, magdala sa atin sa panibagong buhay. Sa ikalawang pagbasa, hinihikayat tayo ni San Pablo na sana sa araw na dumating si Kristo, matagpuan tayong malinis, walang kapintasan, at puspos na magagandang katangian kaloob sa atin ni sa Kristo. Ang unang kailangan ng ating pagbabalik loob sa Diyos ay ang ating conversion. And conversion starts when we try to accept God and allow God to change our life. Pangalawa ay pagpapakumbaba. Ang ating pagbabalik loob sa Diyos ay kailangan ng pagpapakumbaba. Humility. Isa sa dahilan kung bakit magulo ang ating paligid, dahil sa bawat isa sa atin ay may tinatawag na pride, kayabangan, na dinadala sa atin sarili. At minsan, ang iba sa ang tingin sa atin sarili ay Diyos. We think that we are gods of the world. Dahil ako'y mayaman, makapangyarihan, may posisyon sa gobyerno, sa kumpanya, we think that we are gods in our life. Napakayabang natin. Kung pag nanilayan natin ang ating ebanghelyo na ngayong linggong ito, ang unang bahagi ni San Lucas ay mga prominent people that symbolizes that God exists in time. Mga emperors, gobernador, punong sasordote. Ngunit, dumating ang salita ng Diyos at ipinagkaloob ang paghahanda sa pagdating ng Panginoon sa isang simple
at mapagkumbabang tao gaya ni Juan Bautista. God revealed Himself not to prominent people, not to those who are in position and power, but God revealed Himself to the humble, to the simple. Mga kapatid, ang Adbyento ay paghahanda sa pagdating ni Jesucristo na siyang magdadala sa atin ng pag-asa at kapayapaan. At ito'y mararanasan lang natin kung marunong tayong magpakumbaba, maging simple, gaya ni Juan Bautista. Dahil sa ating pagpapakumbaba, sa ating pagiging simple, nakikita natin kung paano gumalaw ang Diyos. Dahil sa ating pagpapakumbaba, naririnig natin ang tinig ng Diyos sa atin. Pero kung tayo mayabang, tayo kumakapit sa ating kapangyarihan, sa ating kayamanan, minsan ang naririnig natin ang ating sarili. Minsan naririnig natin ang mga dikta ng makamundong bagay. Minsan ang naririnig natin kung anong gusto natin gawin dahil meron tayong posisyon. Pero sa pagpapakumbaba, sa kadilisayan ng ating puso, doon natin naririnig ang tinig ng Diyos na siyang magdadala sa atin sa tuwid na landas. Ito ang hamon, mga kapatid, sa linggong ito. Sa pagsindi natin ng unang linggo ng kanilaw ng pag-asa, si Jesus ang magdadala sa atin ng pag-asa sa madilim na ating pinagdaraanan. Sa ating pangalawang linggo ng Adbyento, sinindihan natin ang kandila ng kapayapaan. Bawat isa sa atin nangangarap, nag-aasam na meron tayong kadalisayan at kapayapaan sa ating buhay. At mararanasan natin ang kadalisayan at kapayapaan sa ating buhay kung tayo magbabalik loob sa Diyos. At ang ating pagbabalik loob sa Diyos ay kailangan ng conversion, repentance, pagsisisi sa ating kasalanan, pagtanggap sa Diyos sa ating buhay, na hindi tayo ang Diyos, may Diyos na mas makapangyarihan sa atin, na kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa. We need the grace of God in our life. At pangalawa, maririnig natin ang tinig ng Diyos at mararanasan natin ang presensya ng Diyos kung tayo marunong magpakumbaba. Humility. We recognize that God is almighty, that God is there always present in our life. At pag marunong tayong magpakumbaba, marunong tayong tanggapin ng Diyos sa ating presensya, magkakaroon tayo ng kaligayahan sa ating buhay. Yun ang vision ni Propeta Baruk sa ating unang pagbasa. Sabi niya, tanggalin mo ang pagdadalamhati, kalungkutan at sa iyong buhay at tanggapin mo ang ligayang dala ng Diyos, ang kapayapaang bunga ng katwiran at karangalan ng pagiging makadiyos. At sabi sa ating salmong tugunan, gawa ng Diyos ay dakila kaya tayo'y matutuwa. Kung pinapairal natin ang Diyos, ang plano ng Diyos, ang kagustuhan ng Diyos, handa tayong magbago, handa tayong magpakumbaba, tiyak, tunay, na mararanasan natin ang kapayapaang dala ni Kristo ngayong panahon ng Adbyento at sa darating na Pasko. Kaya kung titignan natin ang apat na kandila, sinisindihan natin ang ilaw ng pag-asa, hope, susunod ang ilaw ng kapayapaan, peace. And in the coming days of our Advent preparation, we light the candle of joy and the candle of love. Napakaganda na paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Naway magkaroon tayo ng tunay na kapayapaan sa ating puso sapagkat ang Diyos ang umiiral sa atin. Ang Diyos ang nabibigay sa atin ng tunay na kapayapaan sa atin. Amen. Magsitayo po. Ipayag natin ngayon ang ating pananampalataya.